very good pickup. Ngayon na nakaban yung Bruno for Onyx, baka mag-resolve na lang sila sa Novaria. Instead, Terisla. And Chris! Wow. Okay. A very bold first two picks na manggagaling dito sa Onyx Philippines. Wow. Terisla in the XP lane kasabay ng isang Paramis. Ano kayang binabalak nila dito? Baka ninakaw na nila agad yung Paramis tapos sila yung magkoklod. Baka yun yung kanilang priority dito. And of course, ang Onyx baka na-practice na ganun nito Terisla. Parang lagi nila pinipikto kahit hindi pa nakukuha yung export or nababan, kinukuha agad nila yung Terisla. And that means na AP Brent can just resolve to that. Ang isa pang siguro dito is anti-assassin ng Paramis. Oy, nabanggit mo to kanina, Wolf. It's the Claude. Kadalasan na nakikita nating build sa Claude ay yung may mga common emblem na napakataas ng regen at napaka-safe sa lane. At sasabayan din nila ito ng Baksha na madalas din nilang ginamit ng week 1. Wow, pambasag kagad para sa ano no, sa ultimate ng isang Paramis kinuha dito ng AP Brent. Pero itong Baksha na to, naaalala mo to eh. Ryzen, ginamit ni Ryzen to nung mga nakaraang season. Oh, nung season 8. Season 8 and 100% yung win rate niya pagdating dito sa Baksha. And well, papakitaan natin ng AP Brent. Pero hindi pa natin sure kung saan to lalagay, di ba? Pwede ka na mag-Martis if you're Onyx. O kaya pangsagot na dun sa my Claude na tip, yun nga lang talaga kasi maaga din ang pinili yung Paramis. Is akala natin eh sila mismo yung gagamit ng Claude kaso yun nakontra sila. Alam naman natin yung Claude masaya pag may or di naman ganun kasaya pero ito yung ginagamit versus the Paramis. But there's the answer. Martis, magandang snowball versus the Claude in the early stages at syempre okay na okay siya sa laning kung labanan ng Pabi Lizard versus the Baksha. Still, Baksha. Ako ba yan? Oo, oh, ikaw yan. Ba't nandiyan ako? Sorry, sorry. Sorry. Na-distract din ako actually. We were talking about the Baksha. The Baksha versus Martis. Yeah. Mas mabilis pa rin yung Baksha when it comes to the speed lang ng pag-jungle. Pero syempre, sa turtle, kaya-kayang pumalag ng isang Martis. And ito yung mga sinasabi nating snowball-reliant na jungler, katulad yung mga Martis na kapag nakakuha ka, na isa sa mga win condition mo ay talaga makakuha ng early kills. At kung hindi ka man makakuha ng early kills, ay nararamdaman by mid-game na hindi ka gaanong nakakalamang. Tapos na ang ating first picking phase of the game, punta na tayo sa aking second banning phase. Tatanggalin ng AP Brent ang Beatrix, meanwhile for the side of Onyx, tatanggalin naman nila ang Barca. Wow, magandang prioritization para sa AP Brent. Alam nila yung mga potential heroes na pwedeng lumabas mula dito kay Nets. Pero wala pa rin kasiguraduhan kung ito bang kandita na to is position 4 or position 5 kasi pwedeng kumuha ng Valentina and magkaroon sila ng oportunidad na kopyahin din yung ultimate ng isang Paramis. That's right. Maganda yung Farsa versus the Paramis kaya maganda lang. At syempre yung sinabi ng ating expert dahil sila na mismo yung nagban ng Farsa at wala na rin Eve. Onyx decided na iban na lang natin yung expert dahil wala na tayong pang-contra dyan which makes their composition really good lalo na walang Edith so ano ba yung sasabay dito sa Terisla kailangan maging creative ng AP Brent. Hoy, may naalala ako at nakita ko rin personally I think this is a lapu-lapu na medyo bumabalik na naman. There could be a chance na makita na yung Lapu-Lapu for this game. I definitely agree. Bagay yung Lapu-Lapu kasi ito rin yung hero na ginagamit laban sa Paramis. Diba? So pwede niya matunaw agad yung shields ni Paramis. Kaya naman, I really like that. It could be a pick para sa AP Brent. Tapos tatapusin na lang nila ng choice between their mid lane o kaya yung kanilang roamer. Now, Onyx, kailangan na nila ng isang probably a marksman this time para makip din nila yung Paramis na hindi natin sure kung mid or Brody. Lapu-lapu talaga to, boss. Ito na ata ang Lapu-lapu. Pero tignan natin kung yun nga ba ang kukunin ng AP Brent dahil with this Brody ay mukhang malilimitahan na hindi na nila pwedeng i-flex pa ang Baksha na to. Yep. Dahil sikat din si Brody bilang isa sa mga pangontra sa mga Fanny. Kasi kapag niliparan ka, talunan mo. Oo. Kumbaga parang ano no, hindi lang sa Fanny, halos lahat din ng assassin ay pwede niyang counterin. Basta yung mga heroes na malalambot na lagi pumapasok kasi may mga ano siya, may mga stuns, may stun siya na kasama and yung kanyang torn apart memory kahit saan ka pa magpunta basta na ikasa yon doon sa mismong range niya, pasok agad lang sa yon. Another hero is Gorge. Ayan, oy. Ayan na.
lumabas na. Ibang Pilipino ang lumabas, hindi sila Pulapo, kundi si Paquito. Sinabayan na rin ang Gord. Okay ba ang Gord against a Martis? Hindi ba parang mahihirapan siya dito? Kaya niya kasi mag-deal ng damage kahit sumasayaw-sayaw itong si Martis eh. Lalo na papartin. Siyempre, pwede siya mag-flicker ng pabalik. And maganda yung combo with the back siya na mabilis din. Parang pwede silang kumuha na kills. Yun nga lang, medyo lalambot yung frontliners dito ng AP Brand. Kasi si back siya, frontliner talaga siya. Kaso, medyo naiiwan yung nasa likod eh kasi nauna talaga. Talaga siya. Yes. So yun yung kailangan ni fix ito. And maybe Onyx will focus on the frontliner, maybe Atlas actually o kaya Ruby na alam natin eh solido naman itong si Ruby to. Or Grock, of course. Lumalabas-labas na rin yung Ruby ngayon. No? Parang sumisikat na naman. I think Yoshino from did play that last week pero hindi naman maglalaro si Yoshino ngayon. They're gonna go for the Kufra instead. Ibig sabihin nito ay Faramis mid lane at hindi Faramis Rome ang ating makikita. Ganda ng setup na meron dito ang Onyx Philippines. Ha? Pero kung damage output ang pag-uusapan, napakataas sa AP Brand. Early game, kaya-kaya nilang pumatay. Andiyan yung Paquito, andiyan yung Kadita, and even the Gord na pag nagkaroon ng Mystic Gush, any moment ay pwede kagad sumama sa mga magiging teamfight na pwede gawin dito ng AP Brand. Oh, and interestingly, ito makikita natin, saktong-sakto, napaka-importante na i-take note yung difference ng early to mid tsaka no late game natin. Kung papansinin natin, mas lamang na dihamak dito yung side ng AP Brand dahil dun sa Claude nila. And tingin ko, ito yung magiging bentahe ng AP Brand. Pag na-prolong nila yung laban, it's gonna be really good. Tapos, sa early stages, pangpalag lang nila yung backshot tsaka guard. Pwede sila maging aggressive kung nakahanap sila ng mga pick-offs, pero pwede nilang pang-slow down ng game yung kanilang composition using that. At nakalama nga ang Hive sa audience prediction, 70-30. At kayo din naman dyan sa bahay ninyo ay pwede rin kayong mag-predict dahil meron tayong smart power prediction. At some point in the game, a poll will show up. You only have until the timer runs out to comment your prediction with the hashtag SmartPowersMPLSeason12. One lucky commenter who guesses correctly will win a redeemable in-game code. Remember, keep an eye out for the poll. Game 1 pa lang ng AP Brand at Onyx Philippines ay talagang buhat na ang mga team nila dahil sa kanilang kalakasan mag-gym. Ngayon naman, ilalabas na nila sa Land of Dawn. Wala pa naman natang makikitang kakaibang invades dito. Regular lang na jungle start. Yeah, pero sumisilip-silip din si Rapidude para magkaroon sila ng vision dito sa Turtle. At, nandami nagko-commit sa Little Wanderer. Ito yung sinasabi mo nung nakaraan, Wumi, na even Little Wanderer ay pinaglalabanan na talaga. Oo, parang ngayon talaga yung early game ay napaka-importante na kapag nakakuha ka ng maraming objectives. Hindi na pwedeng mamigay ng mga libre. Kumbaga, lahat may presyo. Pati dito sa Land of Dawn, may price hike. Uy, pero kapansin-pansin na emblem build dito from FWD Life Insurance, may mga naka-trail at dalawa dito ay yung pampabilis. And half defense lang mula dun sa ating Claude. Pinili niya yung attack speed with the tenacity at syempre, the quantum charge for a Claude. Uy, ito yung region build na tinatawag nila. Uy, Petrify nagamit din. Dalawa ang nagtalunan. Rapidot dito ay lalayo pero first blood ay masisecure ng Hive. AP Brand with the first blood at malaking bagay din ata na kay Kyle TZ na punta ang gold na yon dahil magiging mas makunat ngayon ang back siya at ito yung tinatawag kong reverse Martis eh. Tapos ikaw ata yung nagbiruno ng Citram. Citram. Si Renmar rin nagsabi na yung... Kaya ako tinawag na reverse Martis to kasi nagsusnowball din ang isang back siya. Yes. But instead of being a lethal na jungler, ay napakahirap mong patayin. Yep. Sisimulan na ng AP Brand ang pinakaunang pagong ng laro pero nandiyan ang mga Sonics para bantayan at i-contest ito. Rapidut and Ogwen, nakikipaghatakan lang doon sa unang 30 na ating game. Habang yung mga junglers natin, kumukuha na ng kanilang mga kagubatan doon sa kanila. Tama, kagubatan. Tama, kagubatan. Kagubatan pala, hindi kagubatan. Pwede naman. Kaso nag-level 6 na si KZ. Yun lang. At si Ryzen ay level 5 lang. This is a problem para sa Onyx. Oops. KZ, rumoronda lamang pero mukhang sinuzone out na niya ang mga Sonics. Half HP on the Turtle, Ryzen! Uy, papasok nga ba dito ang kupulan ng Onyx? Tumatalon-talon. Kaya lang sa likuran at Ryzen pa rin makakuha ng unang 30 na ating game. Pero medyo na-delay. Escalera, ginamit na rin yung Nether Realm para lang mailigtas sila doon sa mga sapak ni Flap.
Hinihintay yata ng AP Bren na mag-level 4 doon si Ogwen, pero hindi nila natuloy yung laban. Ano nga ba nangyari doon, Wolf? Na inirespeto kasi ng AP Bren yung damage ng Onyx dahil meron silang Netherrealm, yung ultimate na isang Faramis. At syempre, meron doon sa ulti coming out from Ryzen himself. Para pwede sila madire-diretso doon. Tapos sinantay nila yung penalty zone. Pero more importantly, kaya hindi nakalaban yung AP Bren kasi kahit nakakuha sila ng kill doon sa mid, walang petrify si Ogwen. And yung Petrify talaga isa sa mga pinaka-importanting early game battle spell. But looks like magkikita-kita ang mga boys in yellow dito sa may bandang ibaba. At ito na nga yung pinag-uusapan natin kanina. No? Kapag sumasayaw-sayaw ka, yung mortal coil dito ni Martez, ay napakahirap pa talagang hulihin. Yeah, invulnerable ka pa no, sa mga holds and stuns. Pero may mga times na nakikita natin na tumatama yung hook. Yung mga kaduluduluhan ng animation. Sa dulo ng animation. At doon masasabi natin kung gaano ka-expert or yung mastery ng hero kung pag-uusapan. Pero ngayon, Onyx Philippines and AP Bren, kung sino ba ang mas lighter shade na dilaw ang ating pag-uusapan ni Flap and Cram? May konting kumustahan. Nagpiflex-flex lang, tinitingnan yung mga biceps and triceps nila. Yan nga, Gold. Makikita rin natin kung gano'n na ba ka-farmed up ang ating mga manlalaro dito. Rough waves, pero may Netherrealm. Nagamit para makasurvive si Rapidus, pero nandun ang mga members ng AP Bren. Papasok na nga, nandito na yung ultimate view. Kaya lang, may ipit ata si Ryzen. 4 members mula Ryzen sa kanila. Retribution nagamit na Ryzen na may ipit. Pero si Pew ang makakakuha ng kill. First kill para sa kanya. Pero hindi pa tapos. Kram ay narito na rin. Kaya lang ang problema, wala rin siyang penalty zone na maibibigay sa kupuna ng Hive. Na-force ang flicker ni Pew doon, pero nakaisa ang AP Bren. At sila rin ang magsisimula ng pinakaunang turtle or pangalawang turtle ladder ng larong ito. At hindi na ata makapag-contest ng Onyx. Pinagsasapak ni Flap si Escalera, and that's the turtle secured. Para sa Hive, and AP Bren ngayon ay lumang na ng 1,000. Sobrang importante nung clash na nangyari niya mula sa Onyx. Yes, nabuhay doon si Rapidut, pero ginamit niya yung ultimate niya at ginamit din yung Netherrealm. Additionally, nabigyan pa doon si Ryzen. Nag-overstay talaga yung Onyx doon. Noon nakaligtas na si Rapidut, ang ginawa nila ay dapat nag-back na lang sila. Pero yung AP Bren, smartly, ang ginawa nila ay nakipag-clash na doon sa laban na yun para itong si Kaltizi, free niya makukuha yung turtle. At ilalaban pa nila ang purple na to. Sinong nakakuha noon? Si Kyle pa rin nakakuha, pero may petrify and combo mula kay Ogwen. That rough waves. Ngayon na si Rapidut, tando na yung mga pag-TP, maagang pampainit. Kumbaga tapos na yung cool, yung ano eh, tapos na yung stretching eh. Ito na yung pagsugod ng AP Bren, may flex din. Aray! Si Pew dito, bibitawan yung kanyang Mystic Gosh, makakasurvive. Si Rapidut, pero not for long, habang si Cram, walang tinamaan sa may bandang likuran. Makakapatay din si Ned, si Pew mapapatay niya. Ngayon, double kill para sa kanya. And Super Marco Blazing Duets, normal at natural. Pero may natirang maliit na buhay, gahibla na lang ng buhok. Para dito kay Nets at napulasan mo na magkabilang kupunan. Grabe ang suntukan doon sa may bandang ibaba. Pero AP Bren pa rin ang lamang ng 1,000 kalahati. Onyx Philippines, ano nga ba ang kailangan nilang gawin dito para makabawi ng bagya? Kailangan nila i-layer yung kanilang mga ultimates. Ang nangyari lang kasi doon yung penalty zone, kaya walang tinamaan kasi nahatak mula doon sa Shadow Stampede coming up from Escalera. So medyo konting disconnection lang mula doon sa Onyx. Kailangan nilang connectin yun. That's what they need to do. And the second is bigyan nila ng farm itong si Ryzen, which is weird kasi alam natin dapat yung Martis yung gumagawa ng paraan para sa sarili niyang farm. Kaso ngayon talagang hindi siya pinapahinga ni Kaltizi. Wala talagang pahinga, pero Ryzen does secure his orange buff. And right now, Ogwen looking for Cram. Rough waves. Andun din pala si Pew. Nagamit na rin yung kanyang Mystic Gosh. At marami mga ultimates ang na-burn para sa Onyx Philippines. Turtle ay available. This is the third turtle ng ating game. And si Kyle TZ, pinaplano niya niyang hatakin doon sa kanilang panig. Sumisilip-silip pa rin ang Onyx, ha? Hindi available ang Netherrealm para sa Sonics and Ogwen ngayon. Maganda ang kanyang pwesto at mukhang ang turtle ay mapupunta sa AP Bren. 2 turtles secured para sa side ng Hive at 2,000 na rin ang kanilang lamang. Kyle TZ, ayaw talagang pagpahingayin si Ryzen. Invasion ang ginagawa ng AP Bren para against dun sa doon kay Ryzen. At ang hirap ng bumangon nito, nagiging utility build na lang yung naging decision ni Ryzen going for the Radiant Armor na 7 minutes in. Siyempre, maganda yan versus the Gord. Pero hindi yan enough dun sa damage output ni Super Marco ngayon na
Napakataas na ng farm. Oh, Super Marco going in the mid lane. Ito na yung mga saktong dumodouble lane lamang. At mukhang marami-rami na rin perang nakukuha ang gold lane ng AB Bren. Onyx on the other hand, ang kanilang late game insurance na si Nets ang nakakakuha ng majority ng kanilang kills. In fact, 100% of the kills ay napunta dito kay Nets. At importante din yun para sa Onyx Philippines. Sigla natin ang item build so far hatid ng FWD Life Insurance. Wolf, ano ba ang tumatatak dito? Of course, yung Claude na mas mayaman na ngayon sa Brody. Kanina, mas maganda yung farm ni Nets. Pero habol na ni Super Marco even with just one assist. And the Ice Queen Wand na pampalagkit na nagsisimula na lumagkit ang dance floor dahil dito kay Few. Yeah. Yun yung hindi masaya, yung mga malalagkit na dance floor. Totoo yan. Minsan iniisip ko nga kapag ka nag-ML tayo tapos may mga dalawa ng Ice Queen Wand, parang sana nag-next game na lang. Oo, next game na lang. Ayaw na palaruin. No, pero nakalimutan ko sino nagsabi. Si itong Gord kasi, parang pinampapalit nila doon sa Eve. At si Haji nagsabi noon. Uy, ngayon ha, Escalera ay may ipet na gamit yung Nether Realm. Pinagsasapak ni Flap. Pero lalayo muna itong si Escalera habang si Crab naman ay may ipet. Papasok si Gord. Dito na doon yung Petrify. And the Dwarf Waves. At napapatay niya pa itong si Kram. Winisik-wisik pa yun, no? Yung akala natin mabubuhay na because of the yung passive nito, yung body of Smith na mas mababa HP, mas mataas ng defenses, ay biglang nawisikan pa ng isa. Yun yung pumatay kay Kram. Grabe yung mechanics na pinapabalas dito ng AP Bren. Sobrang komportable sila dito sa nagaganap. 5-2 yung score and yung Lord ay sinisimula na ng Hive. Pero may ispatal ni Super Marco. Parang ang may sakit, something. Ang sakit. Parang may something dun sa may Pixel Bosch na yon. And first Lord ng ating game ay mapupunta sa AP Bren. Talagang nahanap ng AP Bren yung weakness dito ng Onyx na i-exploit yung unang death dun kay Ryzen sa may mid lane. Dire-diretso nilang ini-invade yung jungle. Sa likod si Kyle Tizzy, oh. Grabe, hindi rin masyado nababawasan. Parang kiliti lang yung Brody. Ganong kalala ang defenses ngayon ni Kyle Tizzy ng AP Bren. Meanwhile for Onyx Philippines, ito yung nakakalungkot, no? Pinag-usapan natin kanina na ang isang Martis ay snowball reliant. Ibig sabihin nito ay kailangan talaga makakuha ng early kills. Pero kabaliktaran yung nangyari. 0-3 ngayon si Ryzen. Paano nga ba makakabawi ang Martis kapag ganito na ang sitwasyon? Makahirap sagutin lang yung tanong, ah. Kasi lagi ko sinasabi, kailangan snowball ka pag Martis. It's a very difficult na. Kailangan niya siguro makakuha ng dire-diretsong kills gamit yung kanyang decimate. Pero siguro, wag na nating isipin na dapat pang makabawi dito itong si Ryzen. It's already over na. Oo. Kumbaga, kailangan na lang talaga as a team, itong Onyx ay bumawi. Oo. Ito nga yung sinasabi nila na okay lang kahit pangit ang KDA mo, basta manalo ang iyong kupunan ni Onyx Philippines. Pwede naman silang dumipensa. In fact, sila ang kalaban ng RSG sa longest game natin in week 1, which was 34 minutes. Yeah, grabe yung pinapamalas talaga ng Onyx Philippines na pagdepensa ngayon. Pero AP Bren, hindi na nila hinahayaang makalabas pa ang mga Sonics dahil alam nila yung win condition mula sa kanilang upunan. Magandang setup kay Rapidoot, maka-free hit lang dito si Nets. At ito yung pine-prevent nila, 6.8k para sa kanilang gold lead. Pero ano bang meron dito sa items? Uy, ang lupit ng build dito ng Brody. No? Alam mong talagang damage ang kanyang kukunin dito with the Blade of Despair na mukhang papunta pa lang lamang siya doon. Matagal-tagal pa doon dahil isa ang BOT sa pinakamahal na item na pwede mong bilhin sa ML. Nauusan na nitong ating Claude. Of course, yung AP Bren kasi madami silang mga nakuwang mga objectives like Lord at lahat ng mga tore na outer turrets ng Onyx Philippines ay wala na. At syempre, when it comes to damage ng Gen C, Kyle Tizzy na nangunguna. Imagine yung backshot, typically hindi ito yung nangunguna. Lalo na may Gord at may Claude. Pero ngayon, ito si Kyle Tizzy, dahil sobrang aktibo niya eh. Nalaman niya na may weakness ang Onyx na ever since nakuha nila yung kill kay Ryzen dun sa may mid lane, yung first blood, hindi na nakabangon yung Martis. Grabe din kasi yung damage na nababato ng isang backshot kapag continually tumatama yung kanyang mga gulong dahil nagre-reset ang cooldown. Yes. Para sa mga hindi nakakaalam, tuwing tumatama ang gulong ni backshot ay pwede siyang bumato ulit. Yes. At naging asintado dito si Kyle Tizzy in this game. Perfect game so far for the jungler of AP Bren, 2-0-3. Biruin mo siya na ngayong humaharap, hindi pa rin siya namamatay. Yeah, and isa pa sa mga kailangan ko i-considera dito ng Onyx Philippines, no? Hindi na sila pwedeng, kumbaga, gumalagala mag-isa. Kasi
with the kits na meron si Few, kahit sino na, eh kayang-kaya niyang tunawin with those combos na meron siya. Pero tingnan natin ang magaganap. Ngayon, may Lord Dance para sa magkabilang jungler. Kahit easy at si Ryzen, bababa sa 70% yung buhay. Pero si Owen, woo, ay mapupunish kagad ng kupunan ng Onyx Philippines. Kram and the rest of the members mula sa kanilang kupunan ay narito na sa Lord. 4v5 situation. Kahit easy at si Pew. Pero ito yung flicker. And the penalty zone. Habang si Pew ay pinagahampas sa baso dito sa likod naman. Si Black DZ, pero nagamit ni Nether Realm. Extended defy capability talaga ang bigay. Pero si Nets dito makakakuha ng Lord. Takbuhan na muna ang Onyx. At si Rabbit dito na kanilang inahal. Habol, AP Bren, naghahanap ng trade. Pero magiging matagumpay ito para sa Onyx. Nakat ang lead ng AP Bren with a great Lord take and a great pick-off mula sa Onyx Philippines. Paano ginawa ng Onyx yun, Wolf? Ang gandang Lord Dance. Positioning ulit. Kinayaan muna nila yung top lane na nandun si Kram. Isang pakito. Tapos si nakuha ng kill doon kay si Nets. Rapid out made a great job na binantaya niya si Nets all the way. Kasi alam natin, dalawa yung pwede mag-snipe sa kanya. Si Ogwen, pati na rin itong si Flap Tizzy. Protectodo doon si Nets. Kaya nakapag-punish pa sila ng isang kill. At nung gino naman ni Pakito, ni Flap Tizzy, yung backlines kung saan nandun si Nets, problema na yung Nether Realm. So, big props to Escalera, in fact, in that particular exchange, gumamit na kanyang ultimate para iligtas sa kanyang teammates. So far, Onyx ngayon ay sumusubok bumawi with a Lord, pero Nets, delikado! Uy, si Few napaflicker din dito, pero si Owen, gusto niya nakagadulahin si Nets at magiging matagumpay ito. Flap Tizzy pinagsasapak. Itong si Escalera, pero Super Mario mga kuha, rapido, TTP out na. Pero hindi na makakataka si Kram. Two members lang. Two members ang nakuha dito ng AP Bren. At naging successful ng kanilang pag-depensa. Habang si Rabidut, hinahabol pa pala ng kanilang kubunan. And Super Marco again with his second kill. Wow. Grabe ang AP Bren. Exquisite ang kanilang target selection. Ito yung mga sobrang ganda. Mapapagamit ka na ng mga big words, Wolf. Try nilang mapag-defend and they will. Super Marco. Grabe! Blazing duets. Sinayaw-sayawan, finleksan. Nilabas yung lats. Ipinakita yung abs. Oh my gosh, Super Marco. Pati si Dexter, man, meron ng malaking braso. Ganun ka-barmed. Si Super Marco this time around. Still a perfect game for AP Bren's gold laner. Halos lang item na binenta na nga yung sapatos eh. Di ba bawal sa gym na wala kang sapatos? Ito, man, ginawa niya. Bubuhatin na daw niya to eh. Ito na daw yun eh. Hindi na daw niya kailangan pumunta ng gym. Exactly. Max out. Super maxed out na ngayon si Super Marco. At mahirapan na yung Onyx. Knowing na yung kanilang composition na hindi built versus the Claude. Ang pinili kasi nila dito is Kufra. Tapos ang kanilang composition na mayroong Faramis. Na alam naman natin yung Faramis kasi ay namomblema kapag may super farm na Claude sa kalaban. Mm-hmm. Bakit? Dahil madaling maubos yung extra HP from Netherrealm. At alam naman natin kapag naubos yung HP mula sa Netherrealm, stunned kayo for 1 seconds. Wala kayong magagawa, makakapag-setup yung kalaban. And that's exactly what happened in the mid lane. Uh-huh. Tinunaw sila ni Super Marco. Ito yung nakita natin si Flap Tizzy. Ang ganda ng mga dashes niya doon. The moment na nawala ang Netherrealm at na-pop yun ni Ogwin ay talagang na-double jab combo agad si Nets in that entire fight. Pero ba na AP Bren? Magsisimula ng fight na to. Mukhang si Kram ang kanilang iba-burst down pero buhay pa rin naman ang XPlay ng Onyx. Uy, may natirang 30% sa buhay dito ni Kram pero Escalera ay sumisilip na nga rin. Bibitawan nila 16K yung gold dito. Oh, I mean, yung buhay ng Lord. Pero ay si Rapidut, tumasok na siya pero Super Marco makakapag-placing duets again para kay Super Marco. Flicker pula kay Flap pero makakasurvive double kill para sa kanya at ngayon Super Marco wow with a triple kill. Si Kram ngayon ang nanganganib. Paikot-ikot lang and nanganganib din ang Maniac. Super Marco doing Super Marco things. Pero yung Lord ay nakuha ng Onyx. Claude ng Pinas. Super Marco right now having a great game. Lord man ay napunta sa kamay ng Onyx ay pwede na atang tapusin ng AP Brento. It is 1v5. And the boss nga ata pero si Nets kayo mababaston. Andun din yung immortality niya. Mabubuhay na nga itong si Rapidut pero kakayanin niya madipensahan. At ang game number 1 ay mapupunta sa Hive. That winning moment is brought